Ayun. So dito tayo sa naipangako natin na vlog, ano? Yung pagsilip at pagdalaw ko dito sa aking law. Ikikwento ko sa inyo yung aking plano o line na binubuo. Bakit andito ang ilang peraso o ilang pieces of breeders na hiniram ko, ano? At ibinalik dito sa law. Ay. Ito po ang ating famous na ibon, ano, tatay ni Mao 37. Ito po si Black Pete. Ayan. Si Black Pete po ay isang Peter Van de Merwe na may crosses ng Vandenbroek. Ang ibon po na to ay nilikha o breed po ni Engineer MB Square Dakanay. Isa po sa prominente at mahusay na breeder dito sa La Union. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo yung ibon na hawakan ko. Ayan. So, ito pong unang vlog natin for under our new YouTube name, yung Bida Animalia. Siyempre, ang una nating ibibida yung mga naiwan at napiling linyada ni Kuya Ranz para bumuo ng isang linyada, no, na pwede nating i-share later on pag ito ay naging successful. So hawak-hawak ko po dito, guys, yung sinabi ko sa inyo ay isang Peter Van de Merwe Vandenbroek line. Ito po ay si Black Pete. Ito ay na-out ko na sa isang tropa ko sa Manila, pero Manong Ronaldo Florendo, pero dahil sa kabaitan niya sa akin, pinaram niya sa akin ito. So ito po ay merong reason bakit nandito sa loft ko. Hindi kayo, sama kayo sa akin para ituloy ko ang kwento dito. Buti na meron akong kasama ngayon dito sa loft. Ang aking homestay na camera woman, si Trisha. Diyan ka muna, ha. Bakit? Ipupunin ako. Ayan. Ito po, si Blackbird po, ano, itong aking Gwen line ni Peter Van de Merwe. Naikwento ko na sa inyo ilang beses itong ibon na to. Medyo lugon lang siya ngayon kaya hindi siya ganun kaganda. So ang ibon po na to ay 100% na Peter Van de Merwe. At ito yung mga gusto kong pagbanggain. Si Black Pete, ito pong halos puro na Peter Van de Merwe na ito. Ayan, meron ba pong kukunin? Ayun pong pares niya, oh. Si ano po yan? Huwag niyong kakalimutan, si Mao 37. Anak po ni Black Pete yan. Ito rin po. Dali lang, ha. Papakita ko lang, aawarin ko muna siya sa pagbili ng lip. Ito po yung isang linyada na gusto nating buuin, yung mga sangkap ng linyada na yan. Ito naman po yung ating direct na stitch about Peter Van de Merwe din. Ito po yung direct galing kay Maestro Tommy De Vera. Ito rin po ay producer na rin sa apo, no? Maraming apo na to ang nag-overall champion, first overall champion, halos nilaro lahat ng mga kaibigan. So yung tatlong linyada na yan, papaikutin natin yan, babangga-banggain natin yan. Stitch about yung BDB at saka yung Peter Van de Merwe. Ano po meron doon? Ang meron po kasi doon ay lahat sila halos ay tested sa iba't ibang klaseng karera. Yung ibon na ito, si Black Pete, kilala po ito na nag-produce ng mga middle distance na ibon. First overall champion si ano, eh, si Mao 37. Tapos 6 overall champion yung kapatid ni Mao. Matulin, ano, multiple pulling winner. Yung pong hinawakan ko na stitch about Peter Van de Merwe na galing kay Manong Tommy De Vera, yun naman po ay kilala sa long distance. Yan. At ang mga Vandenbroek naman, very versatile na line yan. Ano? Kahit saan mo ibangga, mapa long distance, mapa short distance, may speed, at saka kaya rin ng malayuan. So yan po yung isa sa aking tinitimpla na linyada. Ayan. Okay, so ipos mo muna yan. Ipos mo lang. Okay, so yun po yung unang linyada na binubuo natin, ano, yung
triple combination na ano na 'yon. Na linya, na line na 'yon. Dito tayo sa next line na binubuo natin. Oh, gusto nating buo. Ito po ay galing kay Idol Marvy, ano? Isang mahusay po na nag-iibon sa NCR. Lagi pong nananalo diyan, ano? Most especially pag ismasa no mga superset ng mga karera. Hindi siya nawawala sa listahan. So ito po isang old line. Old line po ito. Alam ko may mga Emil Liwert at saka ano po, Japan line. So ito po, may mga kapatid dito na ano na, na mga overall champion din at saka superset winners. And yung kanyang lolo, si Monji, no, yung first overall champion ng kanyang loft. So ito po, kilala sa Smash, kilala na mahusay sa superset na laban. Talaga pong hindi ko na-release kasi meron po akong binubuo special na template ng lahat ng lahi ng kalapaan. Oops, may ilap. Na-out ko po halos lahat ng aking mga Tony Vega except isang anak ng Tony Vega ko. Ito po yun. Ayan. Oh, pasensya, nag-susubo kasi. Ito pong ibon na to ay isang Tony Vega. Anak mismo ni Vega, yung direct kay maestro Tony Vega, na pinares ko sa aking Peter si Victor Lim, yung galing kay Sir Omi Sarmiento. So meron akong binubuo kasi na long distance, kaya ng smash, extreme long distance, even yung gusto kong mabuo. So yan yung gusto kong ano, yan yung gusto kong abuoy na linyada. Bakit ko sila kinuha? Yung kulang dun sa aking lucky line, gusto ko na punuan nung linyada nitong galing kay Sir Marby Agustin Mejia. So, yung smash, ano, yung pagiging yung mahusay sa smash na bit-bit nung kay Sir Marby, gusto kong may pasok dun sa aking Tony Vega o dun sa aking lucky lines. Tapos, meron pa rin po akong ano, possible na yun, idagdag o infuse sa kanila. Mga lugo na sila talaga, oh. Ito rin pong linyada na to. Silang apat na linyada na to ang magbabangga. Ito po ay isang Battenberg, ano? Battenberg LU bolt. Oh, no, hindi. Ayan. LU line ito, ano? Yung ibon ni Romel Herme, yung kanyang nag-champion sa Matnog. Yun ang gusto kong ano, yun ang gusto ko naman na naka-personalize din po ito, naka-personalize, double personalize yan. Yan. Yung pong line na yun, no, na proven, yung pong Battenberg ay galing kay Sir Kenji at yung LU line naman ay galing kay Romel Herme na long distance din. So long distance to long distance ang dugo nito. Ngayon, nakapares to ngayon. Nakapares to dito sa Sayon, Cookman. Ito po, lamang na lamang sa Sayon. Proven din yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga lolo, lola, parehas pong nag-champion. First overall champion yung kanyang lola, no, sa South. A young bird category. At talagang proven yung line na to sa tibay. Long distance din. So, yung apat na linyada na yan, ano? Yung apat na ibon na yan, yung mga dugo nila, yan ang paghahalwaluin ko. Paghahalwaluin ko yan to come up ng isang extreme long distance na line. Yung kayang lumipad ng 600, 650 or max siguro mga 700 kilometers. So, yan po yung aking gustong i-share sa inyo, no? Yan yung linyada na naiwan dito pero gusto kong buuin. Yan. So, may isa na lang na isi-share ako sa inyo. Masok kayo dito. Okay. Huwag niyo makapansin ito mga ibon na ito kasi karamihan dyan. Ayan na. Ito. Ito, magkapatid na ito. Pakita ko sa inyo. Hilap. Yan. Papansin nyo, uniforme, oh. Walang pinagkaibang kulay. Ganda, no?
Ito po ay magkapatid, full sibling po ito. Ang nanay po nila, hindi ko na i-reveal kung sino, ang nanay po nila ay first overall champion. Matnog to Pangasinan. First overall champion po, kalaban, napakadami ibon, ano, alos 2,000 birds. At ito po ang anak ko nung overall champion nila. Ang tatay po naman nila ay yung shield na nakakross sa, hindi ako nagkakamali, nakakross sa lahi din ng ibon ni Sir Marvin Mejia Agustin. Dugong ano po yun, Emil Dewert, old line. So, ang pasok na ng dugo nito, kumbaga, first overall champion na nakakross ng Emil na may shield. Ayan. So, parang more or less three-way crosses. So, dahil na nano na natin yung mga magulang nito, na-i-out na natin, hindi na, ito, may pa na hindi po gusto. Na-i-out na natin parehas yung magulang, kaya parehas silang maiwan dito. Kung ito ay isang cock at isang hen, ang gagawin ko, pagbabanggain ko to, sila na pagpaparesing ko, yung Sid Paul, yung magiging anak nila, yun ang paparamihin. Ayan. So, ito po yung asahan natin na pagkong binyada na papa, ano yung kuya. O mapapadamihin niya dito sa kanya, no? May bonus pa, dali lang, may bonus pa. May bonus pa tayo dito. So, ito. Ito ay isang stitchel mouth na budget group. Pag natapos ang breeding ng ating ibon doon, yung ating stitchel mouth PMB ni Manong Comeditera, siya naman ang susunod natin na ibabangga. Kasi yung pares nilang dalawa noon ang naglabas ng isang first overall champion, Sapo. So marami tayong pwede ikwento pa rin. Ano? Gaya na sinabi ko, tuloy-tuloy na tayo sa pag-ikwento, pero hindi lang kalapati ang ating pag-uusapan.